Hello mga ka-senior. Today we are at Liwasang Bonifacio dito sa May Plaza Loton. And today we will be exploring the Manila Central Post Office, yung nasa likod natin. We will be learning more about the history, the 200-year history ng postal office sa Pilipinas. We'll be learning more about the heritage and the architecture of the post office building, and we may even get a chance to see some of the stamps being exhibited dito sa May Post Office. So tara na, join me as we explore this iconic building, the Manila Central Post Office. Tara na!
bago nating logo, ang Philippine Post Office. Post Office Building. Of the Manila Central Post Office Building. So, we have had tours since 2019. So, dito sa harapan. Tapos, the other areas of our post office building. Then, we will head to the post shop. Of the Philippines. So, there are two significant people we will show you. So, who can guess who these people are? So, they're very famous. Tapos, in the middle is an example of one of the first letters sent from Manila. So, that is dated 1779. So, kung mapapansin niyo po, hindi po, wala po siyang selyo. Tapos, yan po, yan na po yung mismong liham. Kumbaga, yung liham po noong panahon na yon ay sinusulat sa isang peraso ng papel, tapos tinitiklop. Tinitiklop po lamang siya, hindi pa po nai-invento yung konsepto ng envelope. Mga post office natin. Pagpasok po ng mga liham nyo, pagkatanggap po nila, tinatatahan po nila na kumbaga na-receive na po ito sa post office na ito, ang tawag po doon is postmark or cancellation. So makikita niyo po yung Manila na yan. Noong unang panahon, pagdating pa lang po doon sa international port, sa labas ng Philippines, saka pa lang po siya tatatahan. Sila ay ang mga lugar ng Cavite, Batangas, Bulacan, Tondo, Pampanga, Bataan at Laguna. So, yan po yung mga areas na napagtuntunan nila na may pinakamagandang kumbaga reach nung panahon na yon. Kaya doon po nag-establish ng postal system. Kumbaga, outside of the Philippines or the Philippine Islands is through the Manila-Acapulco-Galleon trip. So, yung pagpapadala ng mga mails, lalo na pang palabas ng bansa, umaabot po siya ng taon. Sunod. Meron po tayong Dietel Galion, meron po dalawang galion na naka-illustrate. Tapos makikita nyo rin po sa tinatawag na souvenir sheet ang ating ruta ng Galion Trail. So makikita nyo po, nakastop din siya na Pilipinas. So papunta po siya saan? London. So, dadaan din po siya ng Bombay. The service has been in operation for 255 years. So, this number is sourced from the 1767 date of the opening of the first postal office in Manila. So, in 1838, the Manila is the central processing center for all mails. Then, we became the leading postal center in Asia. And by 1854, the first stamp was issued in the Philippines. So, ito po yung unang selyo na ginamit rito sa bansa. Ang imahe po na ginamit para sa selyo na to, of course, is doon sa reigning monarch ng Espanya, which is Queen Isabella II. So, meron po tayong apat na kulay. Noong unang panahon po kasi, different na sa ngayon. Ngayon po kasi ang format ng mga stamps. Magkakaibang disenyo, magkakaibang denomination. So, magkakaibang halaga. Noong unang panahon po, mas simple po ang konsepto ng selyo. So, ang ginagawa po nila para mapagkaiba yung mga selyo is maglimbag sila sa iba't ibang kulay. So, by 1922, the Philippines joins the UPU but as a sovereign nation na po, separate from Spain. So this is significant because our relationship with the UPU allows us to formulate better policies, to enact standard procedures that are followed, or kumbaga mga best practices na followed all throughout the world ng iba't ibang postal administration. It was inaugurated in 1931, but by 1947, of course, after the war, the building had to be rehabilitated. So, wala pa po 20 years nagkaroon na ng rehabilitation of the post office. Then, fast forward to 1992, the Postal Service Act was enacted. So, from Bureau of Posts, then the Ministry of Posts, naging Philippine Postal Corporation na po tayo. So, government-owned and controlled corporation.
By 2018, the post office building is declared an important cultural property. So, architecture and significance, so these are what we will talk about later, pero I'll show you the photos, older photos of the post office building. So, this is where? Yes, correct, Escolta. So, dito po sa nakabilog, kung medyo hindi na po siya visible, pero nakalagay po dyan, post office. So, isa yun sa mga una nating post office dito sa Manila. So, at that time, separate po yung post office na pinagpapadalahan ng liham at meron ding separate na office para maglimbag at magbenta ng mga selyo. So this is a postcard. So this is also an example why postcards are important for historical purposes. So this one was printed in 1931. So makikita niyo po na this is the look of the post office when it was first inaugurated. So meron po ba kayong napapansin sa paligid niya? Park? Inside the park? Yes, sir. Inside the park? Yes, it is located in what seems like a park. Aside from that, meron po may tranbiya. Yes, exactly, may tranbiya. Yes, sir. Yun din po ba yung sabi niyo? So, ano po yung tranbiya? Familiar po ba kayo? Yes. So, streetcar po siya. Isa po siya sa mga considered na progresibong form ng mass transportation at that time. So, napaka-dabak po nung coverage nung streetcar na yan. May mga ruta po na umaabot sa Malabon. Meron din pong ruta na umaabot sa Baclaran. Ganun po siya ka-lawa. Tapos, we're credited with the work surrounding this building, but it most of the credit goes to Juan Arellano for his efficient use of his expertise in landscape architecture. Bali yun po kasi landscape architect po si Juan Arellano. He was not just an architect who was also a painter doing landscape. He was actually a landscape architect who also taught in some of the architectural schools here in Manila. So at that time they were supervising architects of the Department of Public Works, and they were working with Ralph Harrington Duane, whose photos are really, really scarce. So we only have photos of works he was involved in. So that includes the Kalayaan Hall in Malacañang and the Pangasinan Provincial Capital. So you can see there the area of the post office building. So we are situated in an area outside of Intramuros that used to be called Cuartel del 14. It housed soldiers, kumbaga ano po siya, barracks. And before that, this was the area that used to be the Parian. So if you're familiar with that, yun po yung area outside of Intramuros during earlier centuries, like after the 1600s, na kung saan dito po sinisituate yung mga Chinese immigrants. May explosions pa po and a lot of rubble and debris being blown out of the post office. Just to situate you, because we can't visualize it right now, but that's what happened during the war. It comes from Life magazine. So, makikita niyo po yung damage na na-incur ng post office building during the war, during the Battle of Manila. Matter. So, it's the study of stamps, more than stamp collecting. So, here we have the anatomy of a stamp. So, in designing a stamp, you have to take note of these important things like to allot for the layout, including the inscription, the labels, especially the most important thing is the label of Pilipinas. The issue here, the perforation, or how you can tear the stamps from its
pinaglalagyan, then the margins, and of course, the central image. So as much as possible, the Post Shop, Philately, and Museum Division, and of course, the Post Office, researches and conceptualizes design that best represent Philippine culture because we pride ourselves as stewards of Philippine heritage. Kasi ang bawat selyo po na makikita ninyo, pinadadala po yan sa lahat ng sulok ng mundo. So, in short, yung mga maliliit na pirasa ng papel na yun, ehemplo ng Pilipinas na makikita ng ibang tao. That's why we try to project the best and the brightest points of our history, art, and culture onto those stamps. So this is the first marker that this Post Office Building received in 1994. So it is a marker from the National Historical Institute detailing the short history of the Post Office Building. So, remember when I said this building was inaugurated in 1931? It was actually finished a little bit earlier. So, lunat, or another term for it is logia. So, makikita niyo po yung feeling na pagiging small in terms of the scale of the building. So, dito makikita din natin yung closer yung klase ng mga columns na ginamit. So, what type of capitals do you see dito sa columns natin? So, these are Ionic order po ng capitals. So, yung kumbaga po ng mga columns, Ionic order po yung ginamit. Makikita niyo po siya base dun sa tipo ng disenyo na scroll type. Na yung may paikot po, yung spiral. So, yun po yung taos pa niya, Ionic. To our building administrator, this is engineer Harrison Cabotale. Nice to meet you, sir. Give him a round of applause. We have to supervise the ongoing natin na ano, na efforts dito sa we have these LEDs, and we have our dual posters, and we have clocks on the grills. Bakit po natin yung ginawa? That is to better preserve the building. So instead, before, when I was first assigned here in the Post Office, makikita niyo po ang daming park, ang daming nakasabit, ang daming, may mga nakasabit na bulletin boards, may mga paintings na nakadrill. So, it was deemed best to institute other means para mag-display ng ating mga important notices ng Citizens Charter via digital means. Especially, these do not damage the structure and these do not necessitate being hung. For example, makikita niyo po may mga butas pa tayo dyan. So, it's very, although it doesn't exactly destroy the structure itself, it's not exactly a positive contribution, especially to the aesthetic of the building that we're trying to conserve. So, the little dark. So, rebuilt with the aid of the people of the United States of the America under the Philippine Rehabilitation Act of 1946. So, funding was granted to help with the rehabilitation of this building. So, we differentiate yung meaning na rehabilitation or yung word na rehabilitation doon sa word na reconstruction. Bakit? Iba po yung pag-rehabilitate sa pag-reconstruct. Because to be reconstructed, that means a structure was destroyed, either partly or in full. To be rehabilitated means to improve it, to fix it. Yeah, very good. So, isa po tayo sa mga unang government structures na ni-rehabilitate after the war. During the 80s to 90s. So, bukas po lahat yan. Bakit po? Kasi para dire-diretso po makakapag-access yung publiko sa mga servisyo na ibigay ng Post Office. So, from the steps na for sure din naman na yung kanina, meron din po tayong steps over here. Papasok po diretso through our massive doorways. Tapos, direkta po sa mga counters.
So, yung mga tao pumipila po. Malaki po yung volume ng pagpila noon dito. So, maliban naman po dun sa purpose and of course, these massive doors to submit in amply ventilating our structure. Kasi napakalaki po. Makikita niyo po kung gano'ng kasi ceilings, kung gano'ng kalaki yung space. So, ayan. And also, of course, to let light in. Yun din po yung purpose ng mga windows natin. To let light inside. And also, some of the parts of this building have glass blocks for doors. If you're familiar with, let's say, the Robinson's Malls, some of them have glass blocks for doors. Meron po tayong mga areas dito sa post office na ganun po yung itsura niya para mapapasok yung ilaw mula sa labas. I think my favorite would be Larry Alcala. So, illustrations po yan ng ating National Artist for Visual Arts. Tapos meron din po, ito naman pong Independence Day issuance natin. These are hand-drawn, then digitally enhanced. So, nandito po yung artist natin. Kanina po na-encounter na po natin sila. Tapos meron din po tayong stamps for Valentine's Day, also for Grandparents Day, and our latest additions is the Jaworski, the Yucasaso, and the Heidi Lindias, and the Team Pilipinas stamps. So why are those innovations? Kasi before, hindi po tayo naglalagay ng mga living persons sa stamp. Maliba na lang po, kung nakapag-contribute po sila on a international scale, like for example, our Miss Universe, our world champions, and of course, our president's inaugurals. So aside from that, meron pong rule ang post office na the persons that you can put on stamps, aside from those people, have to have been deceased for 5 years at least. 3 to 5 years at least. So these outstanding Filipinos and world-renowned Filipinos, innovations po yan ang post office to gather interest and to also honor these people while they are still alive. Hindi po, napakarami po talagang pintuan, mga entryways ng post office. Napakarami po na yung mga counters. So, we'll explore one of these counters. So, actually, naka-rehabilitate lang din po nito, as in this week lang. So, this is actually conglomerated material like what you see here on the floor. Tapos it's been repainted just to preserve it temporarily. Kasi po, kailangan po ng special na treatment for it to be restored to a better state. Kaya tinakpan lang po muna siya. Pero that, this material is the same as what you will see here. Tapos, similar din po dito, but in another color. So, the yellow that you see over there is what you will see here. Tapos, this naman po is, what material? Marble. Marble, yes. So, since a lot of people will be using the post office, its surfaces, kailangan po, kumbaga materiales fuertes yung gamit natin. Lalong-lalo na dyan sa surface na ito. So, pakikita nyo hanggang ngayon, buong-buo pa rin siya. 100 kahit na nag-yera na, kahit na nakailang administration, ilang taon na po tayo. So, nearly, the post office is nearly 100 years old na. But it's still standing. Tapos the grillwork that you see over here, sobrang solid. Original pa rin po yan. It's only it's been repainted a few times. But the ironwork is still there, still super solid. Pwede niyo po siyang i-feel kung gusto niyo po ma-try kung gaano po ka-tibay. So, for security purposes, meron po tayong counters na ganyan. Eh, pero, kailangan din po makikita yung mga tellers. So, ganito po yung format niya. And this format is also reflected in other government buildings in Manila. So, for example, we see this also at the Manila City Hall. Similar po yung pattern niya, if not the same. So this one po is iron steel, pero this one is a different material. It's like wood.
Hindi po siya steel. So yan po. So nabubuksan po siya. Tapos kung makikita niyo po, it mirrors the architecture of our building. Kasi kasama pa rin po siya dun sa style. Like you can see here on our doorways yung decorative element po niya. So, terno-terno sila. Para sa Philippine Postal and Philatelic Museum. So, eventually, yun po yung makikita nyo na museum dito sa Lunet area natin, sa West Lunet area natin na mezzanine. Decentralized na siya in that way. And the mails that come in from here are sorted elsewhere. So, example, your mail comes in from the UK or Korea, they get sorted at the Central Mail Exchange Center in Pasay City. So, bago po siya makarating dito, nakasort na po lahat ng pang Manila lang, tapos saka po siya dinidistribute papunta dito. Tapos, dito po, pinoproseso yung mga mails. So, we have the mail, parcel, acceptance, and dispatching unit over here. Dito po siya sa area na ito. So, makikita niyo po, pag sinilip niyo po, from the lobby, nandun po yung counters, then the office, the sorting office, then this hallway over here. But you'll take note na hindi po siya blocked by permanent walls or divisions. So, why does the post office have so much open space? So, it was determined by the CMP that it was to allow the post office to be adaptable to its to changes in the future. Because, of course, it was anticipated that this building would last for a very, very long time. It was engineered in a way that it would not, that the structure would be open to change. Ito po yung floor plan ng post office building. So we were here in the driveway. Then we proceeded to the loggia or the colonnade into the public lobby. So ayan po lahat ng areas po na yan. May counters po yan. Take note of the loading dock area. So, in the past, there would just be an open space from here until the Pasig River. So, we actually used the river to facilitate mails in the earlier days of the post office. So, dito po, tumadaong yung maliliit na mga mailboats or sinasabay po siya sa mga smaller na mga boats. Tapos, saka po siya tinatransmit papuntang Bulacan, papuntang Laguna, papuntang Rizal. So, center, proximal po siya sa government or civic center, but also because the Pasig River during that time was still a major transportation means. So, large windows, larger than life. So, nandito po tayo ngayon, the city delivery unit na Manila Central Post Office. This is managed by Ms. Elsie Alabado, and very recently they achieved an ISO certification. So ang mga kartera po natin dito nagsiservisyo sa Ermita, Paco Santa Ana, sa Palac Santa Mesa, Tondo, then Quiapo, then Santa Cruz. So yun po yung coverage na Manila Central Post Office. Max po ang pangalan niya. So hanggang ngayon, kumbaga parang 20 years na po yun or more, siya pa rin po, yes. Ang advantage po kasi sa ganung sistema is sila po yung katuwang ng community. Kumbaga sila po yung kakilala ng komunidad na nagde-deliver sa kanila.
especially some areas here in the Philippines po, medyo mas may restrictions, medyo mahigpit po sila. So, important for the security of the community, na iisang tao lang yung kilala nila to go in and out. Kasi trusted po yung tao na yun. So, 10 things, but if we keep them for a certain amount of time of going to anyone, yung Jones Bridge, na malapit mo touch dun sa water. Yes. Yes. Before that, before it was... This is the laptop. Yeah. Pasok po tayo dito. So, nandito po tayo sa pinakaibabang area ng post office. They like it because it's more secure for them. Sometimes din kasi meron mga may mga areas na hard to visit, like for carteros. So makikita niyo po na napakarami po nating mga locked boxes. Para saan po kaya sila? Did anyone guess? Drop boxes. Drop boxes. Mailbox. Tama siya. Mailboxes. So, mailboxes po sila. These are what we also call PO boxes. Nagpapadala, especially for example, kung ang pagpapadala nila ay naka-PO box, dito na po nila sinesend. So, meron po tayong mga assigned na postal workers dito who are the only ones authorized to come in and out of this area. Bakit po? Kasi secure po yung mga PO boxes natin. And kung sino yung corresponding person na naka-assign, they are entitled, of course, to their privacy. So, hindi siya exactly accessible by the public. But, kung sino lang po yung may susi, siya lang po yung may access. Kumbaga, this is a mailbox outside of your home or outside of your address. So, yung video, ito po yung precise na area na pinapasabog during the Second World War. Juan M. Yes. Let's give her a round of applause. Yes. She is a member of our staff committee. So, she's a member of our staff committee and a staff dealer and also a philatelist. Wow! So, kanina po nag-very short discussion po kami sa staff collective. Very, very short. So, later, after you visit the post shop, magkaharap po tayo ng lecture by Miss Josie and we have some materials that she will give you and free staff. Wow! Yeah! So, isa pong napaka- beloved na advocate ng stamp collecting si Miss Josie and also, as I mentioned, part siya ng stamp committee. So, the stamp committee is who decides upon which designs or who vetoes who vets the stamp designs that get published. So, it's composed of representatives from the NCCA, from DepEd, from NHCP. So, each and every stamp that you see goes through an intense process po. So, Miss Josie is a part of that. Yeah. So, sige po, explore po muna tayo sa mga cellular box kita nyo ngayon. Pasig River, so basically para magamit din, not just by the person. So, do you have any yung pang-regular lang. Meron din tayong Alcala. Because we have different offices here. And tapos din po. Ilang piraso po kayo sa akin? Ito na nito. Lecture from Miss Josie. Pabili po ng isang Alcala. Saka, ito yung copy. Seed outside. Alcala. And then, BBM. At saka Sara. Ano pa ba? Ilan po Sara? Ilang piraso? Dalawang. Gusto niyo blocks of four? Sige, blocks of four na Sara. Blocks of four na? Sara. Na BBM. Blocks of four na BBM. Yan. May bang sa? Kaya siya ng pangarap na. Makapasok dito sa loob. Well, nung sudyante ka, merong gutuhan dyan sa labas. Dati? Oo. Din po, first time ka lang din po. Yung ako nakapasok dito. Ito yung bumibili tayo ng mga... Ayan yung souvenir sheet siya ni BBM, sir. 55. Ito po yung sir, oh. Paano yan? Ito. Ayan, sige. 55.
Yeah, si Sara din, pero hindi pa tayo available. Baka nilang din. Okay, ganyan lang din siya, mayroong ganitong 55. Yun lang po. Kasi ngayon, hindi tayo available ngayon. Designers po sila. So, dito po sila nag-render ng service, gumagawa ng artworks, nag-research. Sila po yun, si Sir Raiman Albuladora, and the guy in blue over there, si Sir Israel Vio. So, ito po, sample ng work ni Sir Israel Vio. Wow! Ito po si Sir Israel. Sir, so let's give him a round of applause. Thank you so much for your hard work. Makuha din tayo ng... Kukunin po tayo ng sample. Makukita siya. Yan. Siya po yung designer niya. Maliban po dyan, siya rin po mostly nag-research para dito sa issue ones na to. Sir Ish, kwentuhan mo nga sila doon sa inspiration niya sa Independence Day. Ah!
ano kasi ito, mga kababayan, meron pong ano dito, may hidden, parang mga hidden ano, clue. Pag tinitigan mo maigi, makikita yung may kadena kasi yan na pula. Magkakadugtong, pinapakita hindi pa ganun kaano yung Pilipinas. Ganun kalaya. So, banda rito kay Rizal, pinutol niya. Dahil siya nagpasimula ng yung pagsira ng revolution. Bale, ito yung batang Rizal. Ito yung kuya ni Rizal. Kasi gusto nga ni Rizal maging pare. Eh, magkatropa itong si Padre Burgos at saka yung kuya niya si Pasiano. Pinukwento nung kuya niya yung nangyaring mabigat na nangyari sa kanila. Na kahit may pinag-aralan sila, pinatay sila sa public execution na pinaka nakakahiyang kamatayan ng panahon nila. So naging banta yun na sinong tutulad man sa kanila na parang mapapakita ng paglaban sa Espanya, matutulad sa mga tukat yung mga pinag-aralan sila. So naging ano yung kay Rizal, kahit gusto niyang magpare, umurong siya. Pinakita ako nito na ito nakahawak sa may libro niya, yung El Plebistorismo, na inalay niya sa tatlong paring ito. Na nakahawak si Bonifacio. Nakahawak din si Bonifacio. Ito siya. Tapos si Apolinario Babini bilang niya sa ano. Tapos ito yung tali, may mga tali yung mga tao, pinapakitang hindi pa sila malaya magsalita nang takot sila, takot na takot sila. So nung panahon na yon, ito kinalagnan nila. Pasangkapan si Rizal sa malayang pamamaraan. Yun lang po. May mga iba pang iba, pero mahaba po ito eh. Yeah. Dito tayo sa stamp set and we were fortunate to meet some of the artists who designed the stamp, the Philippine stamp. Particularly yung Mr. Israel Dio. Yung mga kasama ko yun, may sila ng mga stamp. So if you have time to visit the shop here at the post office. Hi folks, we just finished buying some stamps and meeting the designers of the stamps themselves here in sa Manila Post Office. It has been another interesting day dito sa Manila Central Post Office. Ang dami nating natutunan. After it's the first time for us to really go inside, although nung student days tayo, dyan tayo talaga naghihintay ng bus sa may harapan ng post office. But this time, we were finally able to go inside. Ang ganda ng history ng building na ito, this was designed by Juan Arellano, 1920s, almost 100-year-old na yung building, at saka ang daming mga areas na talagang that will remind you of the glory days of Manila. This is one of the most iconic buildings made before the war, and ito yung talagang, it was really designed to accommodate the maraming males na darating sa Pilipinas. We also learned that of the more than 200 years ng postal history ng Philippines from the Spanish time to the American time and until recently, although maraming challenges recently sa mga post office, buhay pa rin at still surviving. Also, we learned that isang important facts about our postman, yung pala mga postman na naka-assign sa atin as naka-assign na for life. So that's why kilalang-kilala nila ang bawat mga tao na nakatira sa specific na lugar. Ano pa ba? Marami pa tayong natutunan about post office and particularly sa philanthropy, sa stamp collection. Ang dami pala, it's a very interesting hobby na titingnan natin kung susubukan natin. And I'm napakatsaga ng mga taong who really are into stamp collecting dahil talagang they really know the details of each and every stamp that kinokolektan niya. So I guess, uwi na tayo. We're very happy with what we got. Nagbigay pa ng souvenir ang post office. So if you have time, may mga schedule naman visit ang post office for a heritage tour nila maybe once a month. If you have time, do visit. With that, I'd like to thank the Manila Post Office Central Post Office for organizing this tour. Napaka-informative for us, really, sa tulad natin. I'd like to thank you all for watching this vlog. It's been another interesting vlog. Travel while you can, if you have time, do visit the Manila Post Office. Until our next vlog, thank you very much for watching. See you soon!